sabi. At di ka lang tumadaan o tumatawag man lang. Baka nagsawa ka na sa kakahintay. I miss you, Abby. Nak, ano yan? Yung ad campaign po para dun sa juice. Ipe-present ko na ko kasi ito bukas sa boss ko eh. Nax! Ang bunso ko. Executive ang dating ah. Di naman, Tang. Office girl lang. Nak, napapansin ko. Ba't parang hindi na dumadalaw si Clark? Weekday naman ako kasi, Tang eh. Pero, noong weekdays nun, naghahanap siya ng paraan para dalawin ka. Sinusundo ka sa opisina. O kaya, nagyayang lumabas. Pero ngayon, parang tahimik siya. Nag-LQ ba kayo? Di ho, Tang. Baka busy lang ho sa trabaho yun. Baka. Di mo alam? Ano yun? Kahit sa telepono, wala kayong contact? Anong klaseng lalaki yun? Porque ba't natanggap ko na siya dito? Tumigil na siya sa panunuyo sa'yo? Ganun ba klaseng tao yun? Ba? Pwede pa magbagong opinion ko sa kanya? Tang, wag po. Hindi ho ganun si Clark, Tang. Eh, anong nangyayari sa'yo? Eh, ako ho kasi may kasalanan, Tang eh. Sabi ko kay Clark, lumayo muna. Akala ko ba mahal mo siya? Gusto ko ho maging panatag muna ako sa relasyon namin bago ako mag-commit. Ay, naku. Kayo mga kabataan, hindi ko kayo maintindihan. Ang dami niyong issues. Mahal ka ni Clark. Mahal mo din siya. Mag-asawa kayo. Eh, dapat magkasama kayo. Ganun lang kasimple yun. Pero yung punto ko, Tang, hindi ho natin alam kung tatagal tong pag-ibig na to. Kahit mahal ho namin ni Clark yung isa't isa, sino ho makakapagsabi kung tatagal yun? Talagang walang kasiguraduhan ng pag-ibig. Sugal to. Nakakatakot, oo. Pero, paano kung ito na nga ang pag-ibig na walang hanggang na inaasam natin lahat? Pero sinukuan mo na, bago pa magsimula. Eh sayang, hindi ba?